Bam. For everything about life beyond the game. Visit spin.ph/life. For everything about life beyond the game. For everything about life beyond the game. For everything about life. Visit spin.ph/life. spin.ph/life. Magandang hapon sa ating mga spin readers. Welcome sa pagbabalik ng ating weekly habit, ang Spin Zoom In. It's our weekly show where we put athletes, coaches, and other sports personalities on the hot seat dahil puro POV. Medyo seryoso yung pinag-uusapan sa POV lately. Medyo ibabalik naman natin ang medyo lighter side at pag-uusapan natin ang mga lighter side ng or everything under the sun dito sa Spin Zoom In. My name is Carlos Acamos. Before we introduce our guest today, kamustahin muna natin ang mga kasama ko sa panel. Again, it's my pleasure to moderate this show. This returning episode of this weekly show, and with me is my one of the associate editors at spin.ph, Sir Jerry Ramos. Sir Jet, salamat at nasamahan mo ako kahit palagi ka nasa POV, may time ka pa rin mag-zoom in. Salamat, sir. Yes, Carl, welcome back sa mga viewers and listeners na rin natin ng Spin Zoom In. Medyo nawala tayo ng konting panahon dahil nataon na may mga office meetings tayo every Thursday, di ba, na natatapat. And at the same time, medyo naging busy na rin yung ibang mga iniimbitahan nating players to guest in our show because patapos na yung eliminations nga ng Commissioner's Cup. So maraming salamat dito sa ating guest natin for today dahil napaunlakan niya tayo despite yung last minute na abiso sa kanya. Carl? Yes, sir. Without further ado, ang guest natin is a 5-time UAAP champion with Ateneo, the 10th overall pick in the 2010 draft. Nag-champion na to, 2014, an All-Filipino champion with San Miguel. And he's now in his 9th year in the PBA. And syempre, nung pinaka-highlight ng career niya individually so far, yung he was named 2020 Defensive Player of the Year after that standout defensive showing in the PBA bubble. And now, he's a, siguro first few years na, masasabi natin journeyman siya, but now he has found a home, first with Phoenix before, but now he has definitely found his second home with NLEX
let's all meet and get to know more about the Great Wall of Chua, Mr. Justin Chua. Just, maraming salamat sa... Hello, hello. Good afternoon. Thank you for the invite sa akin. Yun, Just, lagi kong tinatanong to sa mga guests namin na ano, yung mga medyo early natatanggal, kumbaga maaga ba yung ano mo, masaya ba yung na bakasyon ka na or malungkot dahil napaaga yung bakasyon mo? Sure, malungkot tayo kasi everyone wants to compete naman, di ba? So, sayang yung playoff. We were one win away for entering the quarterfinals. So, it was kind of sad, but wala eh. Nangyayari talaga yung mga ganung bagay, di ba? Yun, just before we talk... Sayang ang bonus, ha? Sayang ang bonus, eh. Yun, before we talk more about you or get to know more about you, can you just... get to or give a recap first of how the NLEX campaign went in this Commissioner's Cup, just? Well, it shows naman sa standing, no? I think sobrang dami kasi yung mga nangyari prior to this conference. Well, actually, during the conference din. So, a lot of adjustments were done. We weren't ready. Mentally, more on mentally kasi mga changes masyado biglaan eh. Tsaka hindi lang siya minor changes, sobrang daming nagbago. So, dami naming adjustment talaga. And I guess kulang sa prep din with all the changes that's been happening. So, I guess hopefully next conference since medyo may time na ulit makapag-adjust, sana magiging mas okay yung campaign namin. Yun. And to our readers, we're live on Facebook, YouTube, and on TikTok. So kung may mga questions kayo sa ating special guest for today, just post them down below. At malay mo, baka may mapili tayong guest kung ano. Dahil kulang kami ni Sir Jerry, baka magpapasok kami ng guest na kung sino gusto mismo magtanong kay Justin. So just kung may gusto nyo pumasok, just message down below or i-message nyo yung aming Facebook account to... request jam na makapasok kayo sa aming live stream for today. And yun, just continuing on what you said one of the transitions was having a new head coach in Coach Frankie. How is he? Can you compare the transition from Coach Yang to him? In a way, yung system nila kasi parang gusto nila pareho takbuhan, pareho free-flowing, but in a different way. So, I guess everybody really adjusted, lalo na nung first 5-6 games. Kasi parang hindi pa namin na-establish kung sino kami, ano yung system ni Coach Frankie. So parang lahat nagkakapaan, like nagbabasahan kami. So yun nga, parang yung sinabi ko nung start, sobrang daming adjustment talaga. Ganun. How is he similar to Coach Yang? Stricto rin ba siya? Nagmumura din ba siya? In that way, oo rin. Similar kasi gusto nila fast-paced. Medyo free-flowing in a way. Ganun din kay Coach Yang. So, may sort of similarities din naman sila in offense, in our offense. Okay. So, before I ask you about your life story, just ipasa ko muna kay Sir Jerry. Siya na muna magtatanong. Yeah. Sir Jerry, go ahead. Hi, Justin. Yeah. Good afternoon. Good afternoon. May bigote ka na ngayon, ha? Wala eh. May pag malungkot, mga bigote ko eh. No shave December. Oo nga. Kumusta naman ng what's your plan for this holiday season ngayong medyo napaaga yung bakasyon ng NLEX? So far, wala pa kasi may practice kami na sa Monday. So parang 1 week lang naman yung pahinga. So, Parang nag-rest na lang ako po na kasi medyo hurt din ako konti nung last conference. So, and then we'll have a break again on the 23rd to January 2. Baka doon na lang ako mag-plan ng something siguro. So, yung 23rd to January 2, yun, actually, yun ba yung pinangako ni Coach Frankie sa inyo? After yung Ginebra win? Yung namin yung Ginebra. Ang alam ko. Tapos yung tinalo namin Meralco, yun yung this week ata. Parang ganun. Something like that.
So far, Justin, paano yung naging transition mo kay Coach Frankie? First time mo kasi siyang naging coach, ano? Ano ba? Ako so, ba how's the transition? Ano? Personally ba or as the team? Yes. Parehas. Well, sa team nga, sobrang, ano pa, siguro ngayon pa lang namin medyo nagigets yung like kung ano sistema niya or what our identity is. Kasi kita naman sa game, yung last 3 games namin, medyo umayos na, natalo namin mga big teams. So, hopefully, makuha na namin siya for the next conference. Yung ano talaga yung gusto niya. Takes a while talaga eh, lalo na pag new coach talaga. Really takes a while. So, hopefully, it will bear fruit next conference. So, syempre yung transition mo rin, medyo mahirap din dahil I think wala ka pang 1 year sa NLEX, di ba? Yes. Year ka lang na so dalawang coaches agad yung nakatrabaho mo, no? Mahirap ba sa iyong part yung ganun? Oo naman, sobra. Kasi yun nga, sa tatlong coach yun. Kasi syempre yun, nandiyan pa si interim si Coach Ado, di ba? Si Coach Adoni. So, parang iba-iba eh. Parang syempre, kahit sabihin natin, like I said, na medyo similar offense kami. Pero syempre, pag iba yung coach, iba pa rin talaga, di ba? Syempre, you have to get to know your coach also. And the coach gets to know you more also. So, mahirap talaga. Medyo na-surprise din ba kayo when nagkaroon ng konting, actually, nagkaroon ng major changes sa coaching staff? Yes. Actually, nag-start din sa pagkawala ni Calvin eh. I think, sa tune-up game kami noon eh, pasimula pa lang, tapos biglang nalaman namin na nawala si Calvin. So parang sa NLEX, parang umulit na naman yung nangyari dati, di ba? Nawalan din sila si Poy. Diba yung mga ganon, mga biglaan, like you never know. So parang ito, so isa na yon. Tapos bigla parang the following week, si Coaching naman. So parang kami, parang ano nang nangyayari, diba? Parang bakit unti-unti. From semis to one game away to semis again last conference. Tapos biglang ganito mangyayari, diba? Parang we were almost there na nga eh. But ganon. So parang... Siyempre, mentally, the players, we're all surprised, di ba? Parang what's happening. But, well, ganun talaga yung business ng PBA, di ba? Siyempre, players move talaga. And then, siyempre, coaches sometimes also, when they're here for too long, napapalitan din sila, di ba? Business talaga. So, transition-wise, it was really tough. Yun lang yung masasabi ko talaga. Like, parang, siyempre, lahat kami in shock. And then, for the first 3 games, si Coach Adonis sumawak. So parang kami, before na-name si Coach Frankie as coach, Coach Adonis was training us for like, what, 4 weeks? Mga ganon. So parang kami, during that 4 weeks, parang, sino ba talaga magko-coach? Ba't hindi na lang pangalanan si Coach Ado for this conference? Para alam mo yun, para tapos na. Hindi mo yung diisipin ng mga players na, oh, parang sino papalit? Anong mangyari? Ganon. So a lot of uncertainties. Well, luckily naman, we started the season fine. We were 2-0. And then, yun nga, biglang after nung 4th game, di ba parang tsaka nagpalit ng coach? Something like that. Like, yung, nandun si Coach Frankie, nung siya na talaga yung nag-coach, syempre, iba naman yung, di ba, takbo nung team. Kasi, syempre, iba na yung coach. So, all those transition, if you sum it up, plus the parang pack schedule din ng PBA, parang... Siyempre, parang it's not easy for us also to really adjust to it. So, yun. So, hopefully nga, next conference, medyo mas maayos na. And at the same time, Justin, ang daming mga injured sa inyo, no? Yung big men niyo, sila, JR, Kinyan, yeah. No? Si Semerad. Tapos, parang, yun nga, injuries. Noong umpisa, parang, di ba, tagal din nawala ni Matt. Tapos pagbabalik si Matt, si Rosales, wala. Tapos si Panya Mogan, dumating lang almost dulo ng conference. Si Semirad, di nakabalik. Si JR, wala pa. Injured pa si JR.
May si Igalo na broken nose yung Kalaban Bay Area. Oo nga, tama. Kasi Marion na-injured din sa practice, tapos nagka-COVID. So si Trolliano nagka-COVID din in season. Yan, so marami, diba? Daming nangyari. So hirap din, mahirap din. Mahirap din. Di ba for a while may iniinda ka rin, ano, Justin? Meron naman, pero playable naman. Like, I could play naman. Mm-hmm. Pero, syempre, hindi natin maiwasan. Nagkakaedad na rin tayo. It's been, what, 9 years? Pero, it's nothing naman na I can't play with. Kaya naman. It's not as bad as yung injuries ng mga iba, di ba? Okay. Carl, back to you. Sige, sir. May mga ilang questions tayo dito sa ano, Facebook muna. Ewan ko, medyo sabi nito ni Roberto Capilli. Hindi ko alam kung hindi yata to fan ng NLEX, sabi niya. Kaya nyo lang naman natalo Hinebra kasi sinuwerte lang si Trolliano at Kevin. Ang kaso di naman lagi swerte. Anong swerte lang kami? What say about that, Jess? Edi swerte lang kami. Para sa kanya. Eh, mukhang Hinebra fan siya eh. So, bayaan nyo na siya. Para maging masaya siya. Pero yung what can you say about yung, yun nga, has luck anything to do with your campaign now na at least naka-reach kayo on the verge of making the playoffs this campaign? I think it's not luck din. Well, pwede mo rin sabihin malas kami kasi dami naming talo. Pwede mo rin sabihin swerte kami, tinalo ni Hinebra, tsaka Token Tech, tsaka Miralco. I don't think naman it's luck. It's more on, I guess, being familiar lang talaga with the system. Parang ganun. Kasi there are times talaga in the games na ang gulo namin, parang wala kami tinatakbo. So parang lahat nagkakapaan, ganun. So at the end of the day, bibigay lang namin ka-early yung bola. Tapos wala na. A lot of stagnant, ano. So, ayun. So, pero yun, na-mention mo na si Earl. How big of a factor is he na amidst all the uncertainty na transitioning, parang siya yung constant na nandyan to medyo steady the ship, di ba? Na nandyan siya palagi. Wala, si Earl, wala akong masabi. Very professional, NBA player talaga. He comes to work every day kahit ano yung situation. He's there also to talk to us din. Kasi syempre, dami niya na pinagdaanan sa NBA, di ba? So parang andun siya to guide us. So sayang lang na we couldn't like bring him to the, at least to the quarterfinals, di ba? Kasi syempre, the end of the day, if he was consistent the whole time, locals may kasalanan, di ba? So, yun. So, ako, after the game nung rain or shine, nag-sorry ako sa kanya kasi parang kinapos, hindi umabot, parang sayang effort niya, di ba? What have you learned from him personally, Just? May mga naturo ba sa sayo na to improve your game personally? Actually, yung tinuturo niya sa akin talaga is being confident lang talaga eh. Kasi he sees me in practice na I'm doing well. Sabi lang niya lagi sa akin na parang just focus on your strength kasi sabi niya sa akin magaling ka naman eh, so just do you don't have to do anything else kasi parang there's this practice na parang si Magat parang dunk siya ng dunk, di ba? Eh ako hindi ako makadunk, so sabi ko kay Earl parang buti pa to kakampi ko, syempre in English, di ba, na dunk ng dunk. Sabi niya you don't have to be like him. You have your own strengths, di ba? So, you're good at it. So, stay with it, di ba? Mm-hmm. Wait lang po. Yeah, Can I wait lang? 1 minute. Sige, Jas. Okay lang. Anyway, yun nga, sir. Pinakita ni Jam kanina yung ano, isa sa mga photos ni Justin na... Yun, ito, aside from this one, yung earlier photo shows his defensive prowess naman, di ba? Yung actually, you know, next question ko kay Jess, follow-up. Ayan, Jess. Yeah. Yun, we're talking about your defensive prowess. Yun, how did you're known more nga as a defensive player, sticking to your strengths. But lately, the past few years, you've developed your offensive game, your outside shot. What made you decide to do that and how were you able to do that? Di ko alam eh. Feeling ko yung sa bubble. Ewan ko, baka fluke lang yan. Kasi hindi ko alam paano ko nagawa. I guess it comes also with the trust of the coach to me. Kasi nung nasa bubble, di ba, parang dami kong minutes. Tapos parang
even if I commit mistakes, I'm still in the game. So I guess it adds up na syempre if you're playing at least 25-30 minutes a game, may matutulong ka naman sa team eh. Eh, siguro, nung sa bubble, parang I was doing more right things on defense than like now. Kasi now if you see my minutes, what, I play like 10 minutes a game. So it's hard. It's hard to like contribute defensively or me even offensively. So I guess yun nga, tiwala rin ng coach sa sistema ng team. So depends din on your role sa team eh. Sa Phoenix kasi I was one of like, I don't want to say the main guys, but the guys that were really playing and contributing, di ba? So it helps also. Did Coach Topex give you the ano, license to shoot outside? Kasi yun nga, di ba, hindi ka naman kilala for that. But did he give you the license? Actually, nung first day niya maging head coach amin, as in officially, yun lang sinabi niya sa akin, just tumira kang 3 points. Kahit anytime tumira kang 3 points, okay lang sa akin. So doon nag-start yun. Kasi throughout my first, 7 years, I shot 3 points less than, 10 times, di ba? You know, the whole career, di ba? The whole career. And then, biglang yung bubble, naka 60 attempts at tower from three, di ba? So, I guess a lot of teams were surprised also na parang, but biglang tumitira to sa labas, parang ganun. So, at least, I guess doon nag-start yun. And then, I'm very thankful pa rin, syempre, na I added something to my arsenal also, di ba? Kasi, nagbabago na rin yung basketball ngayon eh. So, if a big guy can shoot outside and score inside, that's a very big plus, di ba? Where do you credit that, medyo kahit papano accuracy na you don't just take them, you make them? Sa reps ba yun? Reps lang talaga yun? Well, yung unang-una talaga yun, yung tiwala ng coach sa'yo to shoot it. Kasi, di ba, parang kahit mag 1,000 practice shots ka every day and then yung coach mo naman doesn't trust you to make a shot, mahirap din, di ba? So, I think doon nag-start yun. And then, pangalawa, syempre, I worked hard for it. I don't know if you guys know, but I was always with Simple Grind. I always trained with him during the off-season. Yeah. So, ang dami naming shots talaga, skills training, ganun. So, I guess nagbunga talaga doon lahat ng hard work. Tsaka, before pa, I don't know, hindi ko na share to, pero when I play pickup games talaga or games with friends, I do shoot threes talaga. Like I make a lot. Pero hindi ko lang magawa sa PBA. Even before, like my early years, like I would really shoot threes. Pero parang for some reason, hindi ko nagagawa sa game. Siguro kasi, like I said, if the coach like doesn't allow you, di ba, why would you do it? Parang ganun. Okay. So, yun, kaya yung nagkaroon ka ng shooting, kaya nagustuhan ka rin ni Coach Cheng na he likes, like, di ba, he likes big men who can shoot. Yeah. Okay. So, I guess you did factor, yeah. Ito, speaking of Phoenix, your highlight part of your career, ito may tanong dito sa YouTube, si Pabs Rivera, sabi niya, asking lang, if may panghihinayang ka ba na na-trade ka pa from Phoenix to NLEX since sa Phoenix talaga nag-boom ang iyong career? Not naman panghinayang, pero nanghinayang ako na nabasag yung team namin. Bubble team. Yun yung one of the biggest what ifs. If we stood together and played one more conference, what could have happened, di ba? But at the end of the day, like I said, business nga, players come and go. Nabasag yung team namin. So, nag-iba rin yung composition ng team. I don't know if you guys noticed, after the bubble, I kind of struggled na rin again kasi parang ang dami na rin nagbago ulit. So, parang there was always constant changes. Kaya parang hirap. Ang hirap. Yun, siguro yung panghinayang ko is, what if nag-one more pa yung same exact team na yan? More on that. Pero right there and then yung bubble campaign nyo, you were just one win away, just, di ba? Exactly. Yun na rin, di ba? So parang from underachieving to overachieving to underachieving again. So sobrang roller coaster nung Phoenix na yan. Yung natira kong years with Coach Topex. Daming nangyari. If you could change one thing dun sa game 7 ba yun? Game 7 yun? Game 5 against Magnolia? Magnolia ba yun? Tokentek. Tokentek, sorry. But again, if you could change one thing na nangyari dun sa game na yun, Jazz,
what would you change? Sana para hindi natapilok si Matt. Kasi group 1 pa lang, di ba, natapilok siya. And then we lost by what, 1 point? So imagine if he was there, di ba, parang healthy. Malay mo, it could have changed everything. Kasi we lost game 1, then we won this for the next 2 eh. So we were like one win away, game 4, game 5, kasi natalo kami. So, di ba? So if there's one thing, sana hindi siya natapilok, could have changed the whole thing. Yun, kung sakali nakapag-finals kayo nun, how big would it have been sa PBA na for a change? Independent team naman ang one of the few times nakapasok. Well, syempre, it's gonna... Sobrang ano kasi yun eh. Sobrang emotional for us yung year na yun. Kasi parang, I think we gained a lot of fans during that run. Yeah. Parang a lot of people were amazed of how we played. Parang natuwa sila sa style namin. So parang nakakataba ng puso na, oy, other people are cheering for a new team naman ngayon, an independent team, di ba? Because it's always the MVP teams or the San Miguel team. So it was something new. And then, it was a good ride. Eh. Parang sayang lang talaga. We were like one game away. But we were really happy with that conference talaga. Okay. Ito may question dito si Ureshi gameplay sa YouTube pa rin. Sabi niya, Sir Justin, okay po ba kung home and away format ang PBA? Siguro adjustment din. Maging masaya siya kasi you get to move around, di ba? But ano ibig sabihin ng home and away? Kasi lahat ng teams parang nasa Manila lang. Eh. So, paano magiging home and regional away? Regional siguro. Baka so, mayroon ng home. Well, siguro nakapagod and feeling ko sobrang gastos for the league if ganun. But baka, I mean, it's something new, di ba? For sure, ginawa na rin yun ng old leagues before and it kind of worked but at the same time, it didn't, di ba? Kaya wala na sila ngayon. So, siguro may pros and cons din yun, yung home and away. Siguro not every game. Siguro once a week, may ganun. Yung parang out-of-town game, I think that'd be okay. Okay. So may comments dito sa Facebook naman. Sabi ni Iris Arzadon, sabi niya, Hi Justin, I admire how you play and your style of play will be effective in Japan and other Asian leagues as a defensive player. Yun, Jess. What's your take on ano? Siyempre, overseas leagues. Siyempre, happy ako makakita ng mga ganong comment, di ba? Kasi parang, like, sino ba ako? But thank you for that comment. I had offers before I signed with Phoenix. So that was last year, January. After the bubble. I had offers. But it wasn't official. It was nothing official. Just flyers. And then that was kasabay nung kay Kiefer eh. Mm-hmm. Eh di ba ang daming issue nun with Kiefer. So parang... Ang hirap sumunod din at that time kasi parang syempre you don't want to be put in that situation din, 'di ba? So hirap. And then at the same time I was yun nga, like I said, I wanted to repay back Phoenix for what they did to me, 'di ba? So I stayed and I signed the contract. So deep inside kasi I really wanted one more try with that group eh, 'di ba? Parang laki ng potential. So, sayang. Playing abroad, siguro, let's see, after my contract this time around, kung meron pang offer by that time. Because I'll be 30, almost 35 na by that time. So, kung meron, pwede naman na-explore. Kasi isa rin yun sa dream ko eh, may experience yung maging import. So, kung may chance, why not, diba? Pero kung wala, sayang. Sa Japan yun, Jess? Can you... Okay lang? I had a Japan and Taiwan offer. Kasi wala pang KBL nung time na yun eh. Di ba this year lang sila? So yeah. I had like flyers, like people asking me. But nothing official. No specific team, no ano. But they just asked me like an agent, oh, do you want to play here? Ganun. Kasi magsa-start pala ata Asian imports nun eh. Nung by that time talaga. Mm-hmm.
So in case sana, ikaw sana yung one of the first alongside Kiefer, no? Halos dapat. Diba? Halos. Yeah. But for sure, a lot of guys had offers din naman siguro, hindi lang nila sinasabi. Actually, ngayon, sa inyo ko lang ito sinabi na diba? Never ka sinabi. So, yeah, that was... Medyo kinilig ako nun. Kasi yeah. After the bubble yun, I think I played well kasi siguro. Okay. Ito, may... Pero you were a free agent then, so you had... Wala ka namang problema like Kiefer na he was in a contract with NLEX, di ba? So, wala kang problema dapat. That was... Medyo gray area kasi yung free agency. That time kasi hindi pa yung unrestricted, di ba? Well, hindi ata ko umabot sa ganun eh. Yung it was the batch after me. So sila Matthew right ata. So wala, hindi abot sa akin. So technically, even though my contract was done, I was still under Phoenix or under the BPA, something like that. Yeah. Okay. Anyway, there's still the future to think about. Yes, sana. Ito, may mga isa pang comment from Cyril Jury Damian or Damian. Galing na shot blocker ni Idol Justin Chua. Salamat. Kasi wala naman dito ngayon eh. Sana magawa ko pa more next conference. I'll try to bring it back. I don't know how, but I'll try. Kailan mo na just na conscious effort na mas tingnan yung blocks mo. Sis, parang Ateneo, hindi masyado ganun eh, no? Yeah. Hindi na lang ba? Maka chamba lang talaga yun sa bubble. Alala ko nag-start yun yung parang ito sa friendly competition between me and Dave Marcelo eh. Kasi kami yung number one, number two sa blocks eh. Nung medyo... At one point. First half ng season, kaming dalawa yung naglalabanan. So parang... I don't know, parang it came so natural na parang maghabol ako ng blocks talaga, more than anything. Kasi parang friendly competition ka namin. So every time I would get a block, tinuturo ko si Dave. Ganun, pag naka-block siya, inaano rin niya ako. So it was a fun experience to have. Then, di ko rin alam paano ako nakaka-block. Kasi di naman ako makatalon eh. But so, di ko talaga alam. Baka timing lang talaga or binibigay lang ni Lord yung bola sa kamay ko lagi. For some reason. Parang ganun. So yun, nabanggit mo na timing, Jess. What do you, apart from that, what are the keys to, kahit hindi masyado athletic, I mean high leaping, how do you, what's the key to being a good shot blocker? I guess aside from timing, I guess better position. Kasi if you're in a good position, syempre may chance ka maka-block naman ng mga tao, di ba? So parang, I guess, aside from the timing, I was in a good position all the time to like block shots, parang ganun. Siguro isang factor din yung di nila ina-expect na uy, si Joss ba-block ako, parang ay hindi naman shot blocker yun eh. So ganun. So pwedeng parang hindi sila gumo hard drive or alam mo yun, something different. So siguro nakakagulat din for people. Okay. Ito, Jazz, may isa pang question dito si Ureshi gameplay. Medyo controversial lang. Ewan ko masasagot mo. Sabi niya, farm team po ba ang NLEX? I don't think so. Hindi ko masasagot. Pero in a way, hindi rin naman. Kasi nakakompete naman kami, di ba? Ngayon conference lang naman kami, hindi pumasok. Tapos nag-semis kami last conference. So I don't know if you could say na farm team kami. Yung mga farm team, hindi nga nagpi-playoff, di ba? So, kami nananalo naman kami. So. And most recently nga, di ba, yung you beat Meralco ba yan? Kayo yung nag-eliminate ba sa kanila to... Yeah. From playoff contention, kaya yes. One of the proof. Okay. Ito, may... Sana, yun ko pa. May tanong dito about ito si Nodge. Mga sir, Nodge, Revnet, or John Denver, nabalik na data to sa YouTube. Sabi niya, Justin, if ever may invite ka sa Gilas this coming SEA Games 2023, do you consider to join if there is no assurance na makasama sa Final 12? Ako, since before I
got first invited naman sa Gilas, I've always been telling people na willing ako tumulong talaga kahit practice player lang ako. I just want to help the national team. Like, nung tinawagan ako before, walang dalawang isip eh, na kahit di naman sure yun, diba? I had like at least three stints for Gilas and never ako nag-hesitate. Na once in-invite ako, automatic, I'll be there. Ganun, walang tanong-tanong. So, willing ako lagi. Actually, kahit nung meron naalala ko last, I think it was this preseason eh, or last preseason. Parang nag-tune-up game kami with Gilas. I think that was the SEA Games team. Parang NLEX versus SEA Games team. Parang after the game, I told Coach Chot na if you need players, kahit practice players, game ako para tumulong sa team niya. So, my doors are open if they need me. Kailan yung last, ano mo, just yeah, na-call up ka na naka-line up ka? Well, yung dapat talaga was before COVID kay Coach Tab. We were supposed to play Korea and Indonesia ata or Thailand, either or. We were in the bubble na, we were practicing for at least 3 weeks na ata. We were in Laguna. And then the day of the flight or the day before the flight, kinancel yung window na yun dahil may COVID na nga. So, kinancel yung lahat ng flights, mga ganon. So, sayang yun. Kasi I was really looking forward to playing against Korea, diba? Siyempre, big team yun. And then, I think that was the first time also I was with Kai Soto and Ange. And kasama ko sa PBA nun, CJ, Kiefer, Raul, Troy, Ugoy. Kami yung PBAs nun. So, yun. I think that was the last one. Before that, ano yung time na na-line up ka sa Gilas? Kay Coach Dickel also against Indonesia. Ano yun? Asia Cup qualifiers ba? World Cup qualifiers? Parang ganun. I forgot lang which FIBA it was, but we played in Indonesia also. How was your experience then? Sobrang ano yun eh, fulfilling for me kasi dream ko talaga mag-Gilas eh. And then I got an invite. Actually, I don't know if you heard the story before, nakwento ko na rin to in a past interview. I got a call from boss, forgot the name from Talk and Text before. Hindi ko sinagot yung unang tawag kasi akala ko matitrade na ako. Kasi parang okay, after yun ng conference eh. So parang yung first few rings, parang shit, ayoko sagutin. Ah, SBB? Si boss, from SBB? Si Boss Kuy. Talk and Text. Gabi Kuy. Eh, naka-save yung number niya sa akin. Sabi ko, ano to? Parang ayoko muna sagutin. Kasi parang kaka-eliminate lang ata namin nun or something. Basta I was at home. Sabi ko, ayoko sagutin. Tapos, tara, sabi ko, sige na nga. And then, it was an invite pala to practice with Gilas. I was like, game. Ano, that was in season. Alam ko kasi I was practicing with Phoenix pa nun eh. I think ano pa yun? Coach Louis Alas pa. So I was like, matitrade mo ako. So, yun. Good news pala. First stint ko sa kanila. Sobrang thankful ako nun. And it was a great experience also playing with the young guys nun. Okay. Yun, Jazz, bago tayo malayo, medyo malayo na tayo, Gilas. Balikan muna natin yung ano mo, humble beginning. Siyempre, I'm sure you've nakwento mo na to sa marami, but can you now, this time, can you retell the story of how you started? Even before Ateneo, paano ka nagsimula? Nag-start ako sa Bacolod. I grew up there. I was born here, but I grew up there. Yung stepdad ko nung time na yon, coach siya sa Bacolod eh. Well, hindi na siya coach noon, but he was a coach before. And he was kind of known in Bacolod to be a... Sino siya? What's his name? Javilona yung apelido niya. So, actually, kamag-anak nila Pao, Javilona. Related nila Pao. So, nung time na yon, pinilit niya ako mag-basketball kasi ganito na height ko nung 13 years old ako. Kasi six ganito na ako. Mga 6'4 na ako. Ito, kung ano ako ngayon. Ha? Talaga? So, parang
syempre nakita niya akong potential siguro dahil sa height ko. Kasi, but I wasn't playing at all. Ah. Like, hindi ako marunong mag-basketball at that age. So siya lang talaga nagturo sa akin from scratch. And then yung lahat ng weights training, old school plyo, laro sa barangay, doon nag-start lahat yun. And then may nakakilala akong mga players. Tapos na-recruit ako sa Iloilo after one summer. Parang, oh, laro ka sa amin. So that was my first organized basketball sa Iloilo Chinese Commercial. So school nila, Ken Bono and James Yap. Mm-hmm. Kung nila yun. And then, nagstay ako doon for one year. And then, nagkaroon ng ano noon, time na yun, tryouts ng bayan. SEA Games, Cebuana Luiler na national team back then. So, they had like whole Philippines na tryouts, look for players. And nagpa-tryout yung school namin. O, pinadala kami, ganun. Tapos, after nung tryouts na yun, I had an offer to be with the national team and to transfer to Manila to study here. So, ayun, after one year in Iloilo, kinuha ko yung offer. Lumipat na ako Manila. So, yun, nag-chankay check na ako. And then, medyo doon na nag-blossom yung career ko. Parang, I had exposure, I was playing well. So, doon na nagtuloy-tuloy yun. Plus, I was joining sometimes with the national team nung time na yun. Layo nung practice nila na eh, Las Piñas. So parang once in a while I would join, ganun. And then, yun na, doon na nag-start. After my third year in Chiang Kai-shek, I got recruited with Ateneo and Lasal. Mm-hmm. And nag-champion kami ng year na yun. But sadly, nung fourth year ko, graduating ako, talo kami sa Xavier. And then, yun, I decided to study in Ateneo. And then, yun, 5 times nag-champion. But it wasn't easy for me during those times kasi may mga times din na gusto ko mag-transfer ng school. Kasi first 2 years ko, bangko rin ako, di ba? I was behind Noy Baclao, Rabo Alceini. So parang, syempre, napaisip ako, anong gagawa ko dito? Parang I wasn't playing naman. So, nasayangan ako. Parang I wanted to play din naman. But, yeah, I talked with some coaches namin sa Ateneo. They said na parang, if pagpapalit mo ba yung team glory sa personal glory mo, kasi we were back-to-back champions and then we were going for the three-peat and then they were telling me na, eh, ikaw naman na yung big man sa third year mo. Parang, antayin mo na lang, konti na lang, antayin mo na lang, it's your turn na rin. Kasi gano'n naman sa college, di ba? Panapanahon naman eh. Once the older guys go, the younger ones, ano, change them. So, yun, I decided to stay. Yeah, ako yung naging starting center for Ateneo. Pero my fourth year, fifth year, si Greg naman dumating. Parang out of the blue yun eh. Parang biglang nirecruit siya. So parang ako parang ito na naman ulit. Na-relegate na naman ako ulit. So, but yun, when I talk to the coaches again, parang sabi niya na you still get to play naman unlike your first 2 years. You'll be replacing Greg. So I was like the 6th, 7th man of the bench naman every game. Which true enough naman, I had okay naman na playing time, di ba? But at the same time also, sinabihan nila ako, just we're eyeing 4-peat, 5-peat. Parang gusto mo mawala dito. Parang, don't you want to be in the history books? Lalo na sa school and sa UAP. So I guess that's one reason also that made me stay also. So, yun. After winning 5 championships, I wasn't really eyeing for the PBA that time. I felt like kulang pa. Kasi I wasn't playing that much. I had good games, but, you know, syempre, pag papasok ko sa PBA, dapat maganda resume mo. Personally, also. So, nag-D-League ako for 2.5 conferences. I won 1 championship. After that championship sa D-League, doon ko na na-feel na time na. If I'm gonna go pro, this would be the perfect time. So, ayun, joined the draft, got drafted, yun, the 10th pick, the last pick of the first round, and then, yun na, hanggang ngayon. The rest is history. The rest is history. Daming nangyari. Yung fourth year and fifth year mo just sa Ateneo, did you also have thoughts of transferring? Second time to transfer? Thoughts, yeah. Kasi, syempre, I wanted to finish my career playing naman sana, di ba? Mm-hmm.
build something for myself. Pero na-outweigh nung team, ano eh, parang team success for me. Kasi parang okay naman ako nung third year ko. So hopefully, naisip ko people saw me play when I actually have playing time. Then, nung fourth year, fifth year, totoo naman sinabi nila Coach Norman na I would still play naman. I wouldn't like sit the bench because Greg is there. Because sometimes, syempre, fall trouble si Greg or he's not playing well, ako yung papalit. And some, and most of the time naman, when I come inside the game, I contribute naman. May team ka ba naisip na lipatan nun or school pala? Nung fourth and fifth, wala. Pero nung second year ko, naisip ko lumipat ng LaSalle or UP. Bakit? Ba't doon? UP kasi wala ata silang players masyado noon. And they weren't really successful during that time. So, syempre, kung hanap mo personal goals mo na maglaro ka maganda, syempre, doon ka sa school na gagamitin ka, di ba? So, naisip ko yung UP noon. And then LaSalle ata had no big men din during that time. Parang, if I remember, they had Maui Villanueva sa 4 and Ferdinand sa 5. And then wala na after nun eh. Or si Jopet Mendoza. Tapos parang wala na masyado. So I thought na I would have a spot there if ever, di ba? But they didn't get me ah. Walang pirating na nangyari. Just in my mind lang na those were good schools to like transfer. Wala silang offer. Kumbaga ikaw lang yun. Napaisip ka lang na doon. Kasi never naman ako never din naman ako nag-ask around naman sa ibang schools. Hindi naman umabot sa ganun. It's more on personal lang na parang, syempre I play against them, di ba? Pag UAP. So nakikita ko rin kung ano yung kulang nila. So iniisip ko, I could be a good fit there. Ganun, di ba? Ganun lang naman. But there is no illegal offers under the table. Siyempre. Yun, Jess, nabanggit mo about yung weighing team glory and individual glory. Where does it, ano, parang, where do you, parang, draw the line na, or, team glory will still outweigh the individual glory? Or, since ikaw, after 2 years mo, nakapag-champion ka na, maybe it's time for you naman to get individual glory or still team glory pa rin ang nanaig din. Yung sa fourth year, fifth year ko kasi, parang although it was more team glory, I was still playing naman unlike the first two years. I really wasn't playing at all. Like I would play pag tambak na, ganon. So it's different, di ba? So parang hinalo niya yung team glory tsaka personal glory din. Hindi naman siya totally na team lang inisip ko. Kasi nakalaro pa din naman ako and I had big games pa rin naman. So, it wasn't really a big deal na for me. Once I accepted na ito yung role ko na sa team since Greg is here, we're just gonna eye for the championship, parang naging okay na rin naman sa akin. Hindi naman siya naging mabigat. Okay. So, ang ending, everything turned out okay naman, di ba? Yes, yes. I think it was meant for me to stay. Kasi, I don't know, maybe if I transferred, yeah, maybe I played well, but no one would still recognize me if the team wasn't successful, di ba? So, I guess blessing pa rin naman yun na nag-stay ako. Ayos. Sige, magko-compile na lang muna ako ng mga last few questions. Sir Je, ikaw muna. Yes. Justin, nabanggit mo yung kanina, yung at least prior dun sa mga pag-alis ng mga Pilipino going abroad, may offers ka na, no? Sa NLEX ba, until when ang kontrata mo? 2024 December pa. So matagal pa ako. Sabihan ko sana si Boss Ronald, eh, baka ano eh. Baka i-consider mo. Siyempre, ano lang. Doon tayo sa... Matagal na. Doon tayo sa proper way. I don't wanna burn bridges din naman. So, I'm gonna honor naman yung contract. Tsaka siyempre, I'm grateful din naman kay Boss Ronald, di ba? Kasi they really tried to get me na even before. And then, ibig sabihin, gusto talaga nila ako. So, sobrang grateful ako. And then, di naman naging mahirap transition ko eh from Phoenix to NLEX eh. Parang everybody was very open for me to arrive and help the team. So, I'm really grateful to NLEX talaga.
Bali, Justin, yung contract mong yan sa Phoenix mo pa na pinirmahan, no? Yes, Bali, yes. Inassume yeah. lang? Yeah. Okay. Okay. So, and Justin, alam natin ikaw very close ka kay Matthew, right? And may mga post kayo sa Twitter nung bago siya umalis na obviously medyo na apektado ka rin yung pag-alis niya dito sa PBA and to play in the Japan B League. Ngayon ba may communication pa kayo ni Matthew? Oo, oh, nag-usap pa rin naman kami from time to time. Pag may mga post siya sa social media, minsan nagko-comment ako or nag-usap kami sa DM. Siyempre, yung nabuo namin pagkakaibigan nung time ko sa Phoenix would always be there naman talaga. And ano, kumusta naman siya doon? May mga... He's happy, he's doing well. Wala naman anything specific, pero alam kong masaya siya doon. Na-enjoy niya yung pagkain. Sobrang addict kasi yun sa Japanese food. So, masaya yun. Masaya yun doon. Siyempre, nandun din asawa niya, yung anak niya. So, wala. Okay siya doon. Sobrang happy siya doon. So, happy din ako para sa kanya kasi at least, di ba, parang sabi nga niya before siya umalis dito, parang gusto niya ng ibang challenge naman. So, ito naman yung challenge niya, di ba, to bring his team up, yung team niya sa Japan. So, I think he's doing well naman. I think all-star nga siya. May nabasa ako kanina. So, very happy for him. Wala ba siyang nababanggit sa iyo na one day gusto niyang bumalik uli rito sa Pilipinas? No, wala. I think kasi matagal yung napirmahan niya sa Japan eh. So I don't think he's thinking about going back. Tsaka, di ba parang di pa siya pwede bumalik. So siguro pagkatapos na nung ano na yan, kung ano man yan. Sana lang, ano, Justin, alam natin yung medyo nagkaroon ng internal problem yung Phoenix sa management side, no? Ano mo lang, nung nabalitaan mo yan, ano lang yung naging pakiramdam mo? Ito yung ba yung recently? Yes. Kasi yung chismis na yun about selling the team, it was there na while I was there. But si Boss Artis man would always be there to tell us na hindi totoo yan. Parang medyo na-hype up lang siguro sa mga nangyari kay Boss Dennis. But at the end of the day, nanggaling din naman kay Boss RTZ na huwag niyo isipin yun, hindi totoo yun. So hanggang ngayon, nandiyan pa rin naman sila, di ba? Parang ang dami ng chismis na madidisband na sila and all. But at the end of the day, they're still here naman, di ba? So... Okay. Thank you. Carl, back to you. Yes, sir. Ito, just last few questions before we head to our favorite segment dito sa ano, Zoom in. Ito, may question dito si... Hindi, ano muna, comment muna si Rom sa YouTube. Sabi niya, I was amazed how Chua elevated this game from his first year in the PBA up to now. Pure hard work, sabi ni Rom. Thank you, Rom, sa ano mo. Yun naman puhunan ko ever since eh. Yung hard work lang talaga kasi... I'm not as athletic as other people. I'm not as skilled as other people. But I know I do my work. And I focus on the things na alam kong makakatulong sa akin, personally. So, happy naman ako na naging fruitful naman siya, di ba? After I waited 7 years of my career before I broke out, di ba? And yun, it was really all hard work, patience, I guess, also the people around me na hindi ako binibiyay or hindi ako sinasabihan na parang lipat ka na, parang give up mo na yan, ibang team ka na lang or ibang league ka na lang, mas makakalaro ka. I'm very grateful na wala akong friends na ganun. They were like, just do your best, parang trabaho ka lang, and in time it will come naman, which is true naman, di ba? So I'm really grateful for those people. During those journeyman years ba, Jazz, did you have thoughts of a change of scenery? Well, scenery as in team lang. Not naman, kasi wala namang option before. Nung time ko, wala namang MPBL, wala namang ibang leagues, di ba? It was just the PBA D-League and the PBA. So, not naman change scenery.
It kind of crossed my mind to keep switching teams till I get a chance to really play during those times. Kasi I felt, personally, like everywhere I would go, competitive kasi ako eh. Parang alam kong kaya ko sila sabayan. But under circumstances, hindi lang talaga ako nabibigyan ng chance. So it's out of my control, di ba? But one thing about me is, in practice, I'll show everyone na I can compete. Or if I'm not better than you, I can compete against you. Kung sino man yung kaposisyon ko. I guess that's one thing also that kept me afloat all throughout these years. Kasi alam kong kaya ko sabayan lahat ng nakakasabay ko. Kasi alam mo yung feeling na if you practice with great players, tas ay buti kain ako, wala akong magawa. Doon mapifeel mo sarili mo na kulang ka talaga eh. Pero if you're there and you're competing and nakakasabay mo sila and nasasabayan mo sila, alam mo sa sarili mo na kaya mo. Diba? The PBA naman kasi, or in general, everywhere naman in basketball, it's all about opportunities talaga. If you're given the opportunity to show what you can, be good for you. Pero it doesn't happen every time eh, diba? It doesn't happen every time. So, perfect timing din siguro lahat. So imagine, waited 7 years before I could actually play. That's long, ah. A lot of trades. I tore my ACL. So parang daming nangyari. Worth the wait, Jess. Yeah, of course. Ito, speaking of ano, nabanggit mo about competing or makipagsabayan with the best of them. Tanong ni Rom ulit. Sabi niya, sino ang pinakamahirap bantayan sa PBA aside from Junmar? Nung bago ako, nahirapan ako kay Sanitos. Kasi okay na siya, may footwork pa. So parang hirapan ako bantayan siya. Siyempre si Kuya Del also. Kuya Del was one of the first, I guess, hybrid power forwards in the PBA. So I those times, sometimes I was guarding him also. So idol ko talaga siya also. So isa rin yun. Then si Kuya Vic siguro. Kahit na... Kuya Vic kasi... Kahit alam ko nang gagawin niya, nashootan pa rin niya ako. Kaling. Kasi, syempre, teammate kami sa Phoenix. Ilang beses ko siya nakalaban nung Alaska pa siya. So parang, may times talaga na alam ko nang gagawin niya eh. Pero nashootan pa rin niya ako. Tapos may memorable story ako niyan eh, kay Kuya Vic. Yes, I think, before siya malipat ng Phoenix nun eh, Alaska pa siya. Sabi ko kay Coach Topix, ako na kukuha kay Vic. Kasi feeling ko, kaya ko siya bantayan. First half, ako kumuha. Tapos parang naskoran niya ako siguro mga 10-12. Tapos tinanong ni Coach Topic sa second half, ano, kaya mo pa? Bigyan mo na ako ng help. Sabi niya. Galing ko yan. So yun ang listahan mo. The list of the toughest players to guard. Siyempre, except Junmar na, di ba? Siyempre, number one is Junmar. Okay. What makes Junmar hard to guard aside from the obvious siguro? Well, aside from the obvious na he's like 6'11", he's improved so much eh. Kasi di ba naging teammates kami nung first year ko, ng San Miguel ako. Sobrang, nung time na yun, magaling na nga siya. Ngayon, mas gumaling pa siya eh. Parang, kudos din to Junmar, di ba? Kahit ilang times na siya nag-MVP, siya na yung the best player in the Philippines, hindi siya tumigil. Parang he keeps improving pa rin every year. Naalala ko siya, nakalabang ko siya, college pa ako eh. Nasa UC pa ata siya nun eh. So iba-iba yung laro niya noong time na yun. Kasi noong time na yun, sa labas siya pinapalaro ng coach niya. Like, dribble-dribble siya, crossover. So sabi ko, nakitaan ito sa labas naglalaro. Pero apparently, binibigyan siya freedom ng coach niya kasi to do all those stuff, di ba? Siyempre, to gain ano rin yun eh, confidence with your skills eh. Then fast forward to now, he's what, the 6-time MVP na, and he still keeps improving. Ngayon may mga fadeaway jumpers na siya, mga one leg jumpers. Tapos minsan may 3 points, for sure may 3 points na si Junmar. Hindi lang siya siguro binibigyan ng green light kasi syempre sobrang advantage niya sa post eh.
Prometira yun si Jun Mark. Yeah, yun. I actually enjoy guarding him also. Kasi alam kong mapapagod ako and mahirapan ako. And for sure, he'll score over me. Pero isa yun sa mga ano ko lagi na parang ako kasi personally, willing naman ako magbantay ng best big man ng kalaban kung ibibigay sa akin. And I'll do as much as I can and the best is my abilities to really defend. So na-enjoy ko yun, mga ganun matchup. Si Stan, Chua, si yun, Kuya Vic, ganun. I really look forward to those if sa akin man ibigay. Si Ian, sanggalang, I always tell my coaches na parang ako muna, subukan ko muna kung kaya ko sila ano. Para, alam mo yun, hindi na magkaroon ng rotation, hindi na mag-double team, double team. Pag kinain na ako, like instance kay Kuya Vic, edi saka na tayo magpalit. Parang ganun. Natutuwa rin kasi ako pag stop ko yung mga main guys ng kalaban eh. So it's something I'm very prideful. Ayos. It's a question from John Denver. Again, sabi niya, who is your favorite PBA and NBA player? PBA si Kuya Del. Favorite ko si Kuya Del. Rani NBA Del? Player, Rani Del. Tapos NBA Rani player, Del. Rani. Dirk Nowitzki. So similarities nila, they play outside, they shoot. They could also post it inside. Stretch. So it's something I'm trying to do also in the PBA. I don't know if you guys noticed this conference or even when I started with NLEX, parang I just don't shoot outside. I go inside also. I post up. I try to score inside the paint also. Kasi, syempre, you have to keep improving. Eh. You have to keep adding more arsenal. So, okay. So, ito, question. Ay, di, ano mo na? Comment pala. Comment from Christine Rodriguez. Hindi ko alam kung kilala mo ito, Jess. Sabi niya, hi, Aya, Justin. No matter what, you're still our number one idol. Sis Monica and Mama. That's my mom. Hello. Oh, hello po. Hello. Si, ito, question from Charleston. Sabi niya, saan po kayo mas bagay na system? Kay Coach Yang or Coach Lim? Coach Franklin? I guess, kasi let's give, ano naman, in fairness naman, let's give chance naman to Coach Franklin. It's been his first conference naman, di ba? And I don't think he's been watching me play, I guess, before. I think he really stopped watching the PBA before he came back. So I don't know if he knows how I play or how I've been playing. But syempre with Coach Yang, I know na he's been eyeing me for like the longest time. So he really knows how to use me and how to make me more valuable. Ito, last question na. Follow-up question lang dun or parang related question from Ronald Eunice Layawen. Sabi niya, if given a chance po, gusto niyo po ba makareunite si Coach Yang Gao? Wala ba akong mga ano dito? baka may mga boundaries ako hindi pwede sabihin. Pero okay. Siguro in the future. Wala, kung ano lang pwede masabihin. Yeah, in the future, hopefully, sana. Kasi sobrang bagay ako sa sistema niya eh, di ba? Parang I don't see anything not bagay between us eh. So, sayang. Nanginayang ako eh na di ba lang kami tumagal dito? Eh, di ba, siya nga yung kumawa sa akin. Tapos biglang siya rin makawala pala. So, that's one of the what ifs also. Na what if tumagal pa ako sa kanya? What could have been, di ba? Maybe it'll be like how I was with Coach Popis also. Kasi nung first, nakailang conference ba kay coaching? Dalawa? Tatlo? Dalawa. Dalawa lang pala. Dalawa lang. And then, I think I played really well while I was under him. Eh. I think I averaged double digits, scoring, rebounding well. So it was a perfect match, to be honest. Pero wala, ganun talaga. So sana, be reunited down the road. Okay, dahil dyan, dahil na nalagay ka na sa hot seat, just mas papainitin pa ni Sir Jerry ang iyong upuan dahil we'll head to our favorite segment here at Spin Zoom. Sir Jay, take it away. Yes, Justin, ito last segment namin. Ito yung tinatawag naming pass break.
May mga itatanong kaming mabilis ang tanong na hanggat maaari, kung pwede mong sagutin ng mabilis din. Sige, try ko. Okay. Ready ka na, Jazz? Sige. Kayang-kaya na. Okay, game. Justin, kung may babalikan ka sa mga dating teams mo, sino, kanino mo gustong makapaglaro uli? Yung either kay Coaching or yung Phoenix nung bubble. Okay. O, mabilis yun. Justin, sa mga naging, okay, sa mga naging past trade mo, saan yung talagang dinamdam mo? Yung first na trade ko. Yung tinrade ako ni Coach Tim Cohn after drafting day. Kasi parang naisip ko rin, parang he really wanted me, tapos dinraft niya ako, tapos parang after 2 days tinrade niya ako. So parang ako parang what? Parang yun yung what? So after nun, wala na. Okay na ako. Mahirap yan, no? Para sa isang rookie, no? Hindi pa ako nagpo... No? Yung matindi doon, hindi pa ako nagpo-practice noon. Wala pa kami practice. Kasi Sunday draft, tapos Wednesday practice. Yung Tuesday, tinrade niya na ako. So parang ako, kala ko ba parang hindi pa ako maglalaro. Parang ano nangyari? Gulat din ako. Okay. Eto, Justin, kanino ka unang na starstruck nung naglaro ka na sa PBA? Hindi kasi ako nasa starstruck sa mga kapwa PBA player ko eh. Kasi parang quick story lang about this. Nung high school ako, may PBA games na nangyari sa Chiangkay eh. Parang Coke versus someone. And then naalala ko yung, syempre lahat ng estudyante tumitingin sa labas. Lalaki ng mga players eh. Tapos naalala ko, sabi ng teacher ko sa akin na parang, parang wag ako masyado ma-amaze sa kanila kasi parang dadating ka rin dyan. Parang you'll be there with them. Uh-huh. So parang talaga, parang may chance ba ako mag-PBA? Yung time noon, bata pa ako noon, di ba? Parang after that day forward, parang di na ako yung parang, uy, si Idol, parang ganun. The most siguro si Kuya Ranidel din kasi galing talaga niya, di ba? Pero naging teammates din kami, so parang, di ba? Parang may relationship din kami. Yung Chiangkay, sir, wait lang, sir. Yung sa Chiangkay, just anong height mo na nun? Nung sinabi ganito na ako. Ganito na ako. Ganito na yun. Okay. Kaya pala, pili nung teacher mo na lang. Shout out doon sa teacher mo. Kung sino man yun. Justin, eto, yes or no? Nasaktan ka ba nung natalo ka in a close vote for the most improved player award? Yes. Of course. Of course. Justin, sa mga naging past coaches mo, kanino mo tingin nag-develop talaga yung potential mo as a player? Half kay Coach Louie Alas and then half kay Coach Topix. Kasi nung time na kay Coach Louie was playing well na rin noon eh. Parang nagtiwala na rin sa akin. So, may utang na loob din ako talaga kay Coach Louie. Then, syempre, nadagdagan pa nung si Coach Topix na yung pumalit. Parang nag-add more pa talaga. So, silang dalawa talaga yung parang yung nag-open up yung career ko sa PBA. Ito, Justin, outside of anong NLEX lang ha. Sa mga teams na dating pinaglaruan mo, ano yung naging pinaka-memorable sa'yo? Saan yung pinaka-memorable sa'yo? Yung bubble nga, yung Phoenix. I think that's where everything happened talaga eh. Sobrang ganda ng chemistry ng team, sobrang ganda ng tinakbo ng team. And yung samahan, like from head coach to ball boy, maintenance, lahat sama-sama talaga. So, sobrang memorable nun. Ito, Justin, dahil marami ka na rin namang mga napaglaro ang teams, di ba? Ito, sinong player ang naging pinakamalapit sa'yo? Madami. Pero, syempre, sa, i-ano na natin yung pinaka-recent, syempre, si Matt tsaka si Jason. Actually, si Calvin, nakakausap ko pa rin most of the time eh. Kasi, yun nga, yung bond nga namin noong time na yun was really different eh. Marami actually, like ngayon sa NLEX, syempre, sila, si Paul, si Chris, yung mga lagi ko rin kasama. So, I'm really friendly to everyone naman eh. So,
Yun. Sinong player ang pinakamakulit? Saan to? In overall? Sa lahat-lahat? Overall, yung mga naging teammates mo. Kasi si Calvin, pinakamakulit sa lahat. Kasi minsan hindi mo mabasa kung anong mood niya. Ikaw rin, tatansya ka rin sa kanya. But yun, sobrang kulit na si Calvin. Sino naman ang pinakamalakas kumain? Uy, pinakamalakas kumain. Hirap nun ah. Actually, yung mga teammate ko sa NLEX, medyo malakas kumain eh. Mas malakas pa kasi sa akin kumain eh, minsan. Di ko, or mahina ako kumain. Yung ganun. Yan si Kuya Asi, malakas ayun kumain niya. Sino naman? Kuya. Si Asi? Talaga? Oh, okay. Si JR? Si JR, malakas pa bang kumain? Diet na si Kuya JR ngayon eh. Di ko na nakikita kumakain yun eh. Baka beer na lang, pero kain. Eto, sino ang mahilig pumorma? Mapuorma? Yun. Wala masyadong mapuorma sa amin. Wala masyadong. Wala ko maisip eh, yung mapuorma. Wala? Si Macho ba? Hindi ba mapuorma si Macho? Kapang bahay lang yung parati. Sila ni Jason, parehong-pareho sila. So, wala akong maisip yung best dress lagi. Wala ata ako naging kakapinger. Best dress, oh. Eto, last. Sino ang pinaka-generous? Generous. Wala din ako maisip. Puro kripot. Puro kripot? Siyempre, siyempre, halos lahat ng teammates ko may sarili-sariling pamilya na eh. So parang, si Kuya Jimmy. Kuya Jimmy Alapag. Yun. Boy. Wala akong masabi. Like, kain sa labas, team. Parang sagot niya, ganun. Those type of stuff na makakatulong sa team. Yun, sobrang generous ni Kuya Jimmy. Okay, thank you, Justin. Back to you, Carl. Yes, yan. Just if we've natakad almost everything about your life, meron ka bang final message sa ating mga readers, NLEX fans, PBA fans, before we get Yeah, nagpapasalamat lang ako sa mga fans, lalo na yung sumusuporta sa akin or sa NLEX. Nagulat ako, may mga nagko-comment ngayon. Akala ko, walang magko-comment ngayon. Eh. Pero, meron yan. Meron din. Sana tuloy-tuloy lang yung suporta niyo sa amin, sa PBA. And hopefully, ma-repay namin kayo next conference or the following conferences na will perform well talaga. Ayun. Dahil dyan, we've come to the end of another lively discussion in this returning episode of Spin Zoom In. On behalf of our one-man production crew, Ja Mariano and Sir Jerry Ramos, my name is Carlos Acamos. It's been a pleasure to host or moderate this show alongside my fellow Spin staff. Just, maraming salamat at ingat sana. Enjoy your vacation, Just. Yes. Thank you. Thank you. Merry Christmas, Atlantis. Merry Christmas. Merry Christmas. Okay. Thank you. Bye.